nagugulat ka sa presyo na to dahil wala pa itong 200 pesos. 159 pesos ko lang nabili to, mga tol. Welcome back to my channel, mga tol. Meron akong isi-share sa inyo ng produkto na talagang tingin ko magagamit nyo. Progressive eyeglasses. Anti-blue light din to. Mapapansin nyo, ayun, nagbu-blue siya. Blue siya pero anti-blue light. Magugulat ka sa presyo na to dahil wala pa itong 200 pesos. 159 pesos ko lang nabili to, mga tol. So, meron talaga akong ginagamit itong salamin na to. Pinagawa ko to sa Quiapo. Mura lang yung pagpapagawa ko nito, nasa 1,000 plus lang. Mura pa yon kasi talagang mahal na magpagawa ng salamin. Ito, progressive din to, kagaya nito. Tignan nyo yung quality. So, plastic lang siya, tapos maliit lang. Pero progressive siya. Talagang sukat yan sa akin. Basta babasa ko naman yung mga kailangan kong basahin. Dito naman, parehas lang yung nagagawa niya sa akin. Pero may additional siya. Dahil ang salamin na to ay anti-blue light. Pagkatapos progressive na din siya. Anti-radiation din to, alam ko. Tapos ang laki nung salamin niya, oh. Pag sinuot mo siya, so yung nasa taas, pwede siyang pang malayo. Tapos yung pambaba, pwede siyang pangbasa. Natuwa lang talaga ako sa kanya dahil sobrang nakatipid ako dito. Actually, pangalawang salamin ko na to. Yung isang salamin ko, niram ng kaibigan ko. Tapos, bumili na lang daw ako ng para sa akin. So, ang galing, di ba? Bumili na lang din ako ulit. Yun nga, gusto ko i-share kasi nga sobrang mura niya. Kahit na hindi siya sukat sa akin, meron naman kayong pagpipilian doon kung anong grado ninyo, kung nasa 125, 150, 200. Pili na lang kayo kung ano yung akma doon sa mata nyo. Kaya ako ito nagustuhan dahil, yun nga, ang ginagawa ko kasi madalas ako nag-i-edit ng video, madalas ako sa cellphone. So, yun nga ang pinakapakinabang nito sa akin, yung anti-blue light. Sa tagal ko na nag-i-edit ng video, lumabo na ng lumabo yung mata ko dahil sa ilaw ng cellphone. Hanggang sa nagsalamin na talaga ako. Kung mapapansin nyo yung mga vlog ko 2 years ago, wala pa akong salamin noon. Paglipas ng panahon, lagi na ako nagsasalamin. Yun yung nagawang damage sa mata ko. Isa na rin yung may edad na tayo. Gusto ko sana ulit magpagawa ng salamin. Pag mapupunta ako sa mga bilihan ng salamin, yun, medyo nalulungkot tayo sa presyo. Kaya nga, sinishare ko to dahil napakamura nito. Sobrang steal ng presyo. Nakadalawang beses na nga akong bilhin ito. Hindi ko alam kung may nag-review na nito. Makikita nyo sa malapitan dito sa video ko na to. Yan yung quality ng salamin. Hindi siya kagaya ng nabibili natin sa palengke na tigsi 50 pesos. Yung quality ng frame niya maganda. Pwede nga rin ito kapag magpasukat kayo talaga ng salamin nyo, tapos gusto nyo yung frame nito, pwede nyo itong gamitin dahil matibay siya. Hindi low quality material yung ginamit dito. Natingin ko lang, ha. Hindi naman ganun ka-special to, pero okay na kasi matibay naman. Ilang beses ko na itong nahulog, pero okay pa rin siya. Pakita ko sa inyo yung description yan, dyan sa screen. Pati yung link kung saan kayo makakabili nito. Actually, nabili ko lang to sa Lazada. Hindi ko nabili to sa TikTok. Maghanap ako ng ganito sa TikTok, parang wala akong makita. Talagang sa Lazada ko lang siya nabili. Good thing naman dahil legit yung pinagbilhan ko nito. So yun lang, ganito lang kaikli yung video natin, no? Para lang ma-share ko sa inyo itong salamin na ginagamit ko. Maraming salamat sa panonood, mga kaibigan. At magkita-kita tayo sa susunod na video. Adios, mga tol!